maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Samahan niyo po akong tunghayan ang 3rd kabanata ng ating kwento na pinamagatang You're All I Need. At kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick din po ng subscribe button, ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa paparating ko pang mga uploads. Mabilis na lumipas ang maghapon. Nakita naman ni Kathleen na nasiyahan si Dustin sa antigong mga kagamitan nila. Gayon din sa pamamasyal nila sa lawa. No wonder, kaya naman pala gustong-gusto mong umuwi rito sa inyo. Komento nito, "The place is great, pero siguradong mas maganda sa lugar nyo sa puerto, hindi ba?" Tanong ni Cindy na sumama sa kanila. "Kung mahilig ka sa dagat, well, you can say it is." Maaga silang naghapunan at hindi naman siya napahiya dahil talaga namang masarap ang luto ni Aling Lucia na buong sigasig pa rin silang pinagsisilbihan habang kumakain sila. Naisip niyang regaluhan si Aling Lucia pagbalik niya. Bago sila umalis ni Dustin, ay nagpunta siya sa bathroom para mag-retouch ng kanyang makeup. Hindi niya inakalang susundan siya roon ng kanyang ina. "Mayroon ba akong dapat malaman sa Dustin na ito, iha?" Makahulugang tanong nito. "Naku, wala po. Trabaho lang ito, mama." At mabilisang pinaliwanag niya kung bakit iniistima niya ng ganun si Dustin. "Kailangan ko siyang kumbinsihin, mama. At naisip kong maganda namang paraan ito. Pero gaano siya katagal dito?" "Hindi ko talaga alam, mama." Pabuntong hiningang sabi niya. "Bukas ay tapos na ang konbensyon. Pero ang gusto ni boss ay manatili pa rin si Dustin ng ilang araw pa at subukan kong mapapayag sa deal. Pero depende pa rin iyon kay Dustin." "Depende sa iyo." Makahulugang tanong nito. "Ewan? Siguro. Si boss nga ang nag-suggest na ipasyal ko si Dustin. Pero hindi kasama roon ang dalhin niya ito sa kanila at ipakilala sa kanyang pamilya." "An interesting man," kumento ng kanyang ina. "Ako'y labis na natutuwa kung mas makikilala ko siya ng mabuti, anak. Siya ang lalaking kahanga-hanga. Kung ako ang tatanungin mo, bagay na bagay kayo. Ay gwapo at mistiso. Siguradong magaganda ang magiging mga anak ninyo, ang magiging mga apo ko." Napailing na lamang siya. Noon pa man ay kung kani-kaniyo na siya ipinakikilala nito. "Bueno, hindi na po kami magtatagal at medyo gumagabi na rin, mama." It was a pleasant drive back. At nang ihinto ni Kathleen ang kotse sa harap ng hotel, ay bumaling sa kanya si Dustin at nagtanong kung nais daw ba niyang bumaba muna. "It's late. May breakfast meeting ka pa bukas, hindi ba?" "Yes, with your boss Warren." Nakita niya ang pagiging maingat sa tono nito. "Kung maglakad na lang kaya tayo, imbes na uminom," mungkahi niya. "The hotel garden is beautiful at night." Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo nito at pag-atubili nito. Saka ngumiti, "Of course." Ilang sandali pa ay naroon na sila. "Mahusay ang aming architect. Kaya naman, tinitiyak ng Infinity Resort na bawat hotel ay may garden sa halip na puro parking space. Sometimes, even at the rooftop, kasama ng jogging path." Tumigil sila sa tapat ng fountain na nag-iiba-iba ang kulay ng bumubulwak na tubig ang dahil sa mga ilaw. Naupo siya sa gilid niyon. Nilaro-laro ng kamay ang tubig niyon. "Beautiful," narinig niyang sabi ni Dustin. Hindi niya tiyak kung sa fountain ito nakatingin o sa kanya. Napalunok siya, natulala, nang tumitig siya rito. "Our landscape architect is the best," mahinang sabi niya. At siya rin ang gagawa ng sa Puerto Galera.
ngumiti ito ng tipid. "You never give up, do you?" Naupo ito sa tabi niya. "Alam ko kung bakit inimbitahan mo ako rito, Kathleen. Kung bakit iniistima ako ng isang magandang babae. But it won't work. Dahil hindi ako papayag na pagtayuan ang lugar na iyon, Kathleen. I'm sorry to disappoint you." Nag-init ang mga pisngi niya. "Okay, I admit. Inimbitahan kita for lunch today para pag-usapan sana ang tungkol doon. And yes, I was thinking kung mas makikilala natin ang isa't isa." Gulat na napatingin siya rito. Bago pa siya nakahuma ay mahigpit na hinawakan siya nito sa isang balikat. "Tama ba ang iniisip ko, Kathleen? Na iyon ang rason ng lahat ng ito? Trabaho lang? Nating personal?" Dugtong nito. Nahimiga niya ang pait. "No!" Napatayo siya. Saka paatras na napahakbang. Daig pa niya ang sinampal sa akusasyong iyon. At naramdaman niya ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Nakaplano na ang pananghalian nila. Ganun din ang pamamasyal nila. At nang naroon na sila, ay nawala na sa isip niya ang tungkol sa resort. Napakasaya niya kanina habang kasama ito na naglakad-lakad sila malapit sa lawa. Habang pinakikinggan ang lumalakas na huni ng mga ibon. Habang unti-unting lumalatag ang dilim. At habang sinasamyo ang sariwang hangin. Lahat ng iyon dahil kasama niya si Dustin. Tinalikuran niya ito. Lumayo at huminto sa madilim na anino ng isang puno. At napasandal doon. Masakit na inisip nitong sinadya niya ang lahat na nangyari ng araw na iyon. Nasaktan siya sa himig ng boses nito, sa akusasyon sa mga mata nito. Oo, marahil nga ay may rason itong magalit kung nagkataong totoo ang inaakala nito. May narinig siyang yabag sa bandang likuran niya. Sinundan siya ni Dustin. "Go away!" Aniyang hindi ito nilingon. "Please, I'm sorry, Kathleen. Hindi ko dapat sinabi iyon. I'm really sorry." Pinahid niya ang luha sa kanyang mga mata na hindi pa rin humaharap dito. "Nagkaroon ako ng isa sa pinakamagandang araw ng aking buhay nang makilala kita at ayaw kong isipin na baliwala lang sa iyo ang lahat ng iyon, na lahat ay impersonal at dahil lamang sa iyong trabaho. Nauunawaan mo ba ako?" Ang totoo ay naguguluhan siya. Parang nahihirapan siyang mag-isip ng mga sandaling iyon. "I must admit that part of it was true," naiiling na sabi niya. Ngunit hindi lahat. Pumunta ito sa harap niya at marahang iniangat ang kanyang mukha. "Kung ganon, ay bakit ka umiiyak? Dahil nagagalit ka sa akin?" "No, I don't know." Frustrated na anas niya. "Hindi kita niyayang maglakad dito sa hardin para pag-usapan ang tungkol sa resort, Dustin. Kung ganon ay bakit, Kathleen? Gusto ko lang ipakita sa iyo ang hardin." Banayad na hinawakan nito ang kanyang baba at yumuko upang dampian ang kanyang labi. Nagulat siya. Sinikap niyang lumayo. Ngunit hindi siya pinakawala ni Dustin. Niyakap niya ito ng mahigpit. Naanimoy natatakot na pakawalan siya. Humakbang ito paatras, tumalikod at lumayo. At nang mawala ito sa kanyang paningin, ay bumalik siya sa fountain at muling naupo roon. "Dustin!" anas niya. At tinangay na ng hangin ang pangalan nito sa kadiliman ng gabi. Si Dustin agad ang laman ng isip ni Kathleen nang magising siya kinabukasan. Ngunit hindi agad siya bumangon. Pilit na binabalikan niya ang nangyari ng nagdaang gabi. She was 27. Ilan na ang naging kasintahan niya. Ngunit, noon lang siya naapektuhan sa ganoong paraan. Dustin De Vera, bulong niya sa sarili. Gayunpaman, ay palaisipan pa rin sa kanya ang reaksyon nito. Maging ang sarili niyang reaksyon.
Napabuntong hininga siya. Magkikita sila mamaya sa breakfast na kasama si Warren Cheng. Pagkatapos niyon ay yayayain niya itong umalis. Silang dalawa lamang, gaya ng nagdaang araw. Kahit minsan ay hindi siya nagbanggit ng kahit ano tungkol sa resort. Nais niyang ipakita ritong hindi iyon ang pangunahing interes niya. At dito na po nagtatapos ang ikatlong kabanata ng ating kwento, at sana'y muli niyo po akong samahan sa susunod ko pang mga uploads. Maraming salamat po. God bless!